So, hi mga kasalungan, and welcome back nga pala sa aking channel. I'm your vlogger ng Sarangani. And for today's video ay, this is, I don't know if, sa inyong tawag ani. Sa lahat po ng Bisaya, magbibisaya na po ako. Kini nga video para ni sa akong mga anak, to all anak out there. Hindi ko alam kung paano sabihin yung may mga galit o may tampo sa magulang na wala, na lumalaki silang wala ang magulang nila sa kanilang poder. I mean, nag-work ang magulang, nag-abroad like me. Nag-work ako for almost, pagpalagay natin, 15 years. So, kaka-stop ko lang ng work ko noong August dahil nga nagkasakit ako. Halos hindi na po ako makalakad. Nag-work po ako dito lang sa Pinas as katulong po sa Chinese family. So, last August, nag-stop na talaga. I decided na mag-stop kahit ayoko talaga sana mag-stop. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ko pa kaya mag-stop mag-work kasi nga yung mga anak ko, ano pa lang sila, nasa high school. So, ang gusto ko sana bago ako mag-stop, yung isa man lang sa mga anak ko makapagtapos ng pag-aaral. But, suddenly, kailangan na mag-stop kasi hindi na nga ako pwede magtrabaho, hindi na talaga ako pwede maggalaw, hindi na ako makapag, hindi na mag-function ang katawan ko. Halos gumagapang na po ako sa akin sakit. So, cut my story short, ayun nga, it's been 2 months nandito ako sa bahay and I feel like sobrang na-depress ako, nasasaktan ako para sa sarili ko kasi na-feel ko yung disrespectful ng mga anak ko. Maybe, hindi ko sila ma-blame, kasi lumalaki sila. Wala ako. Kulang sa guidance. Hindi ko alam kung anong nasa loob nila kasi hindi naman sila nagsishare sa akin. Hindi sila nag-open up sa akin. Although, na-feel ko naman na tinatry nila. But then, I feel like sobrang nasasaktan ako para sa amin mag-asawa. Kasi yung respeto ba? Respeto na hinihingi mo as a parents, wala, hindi nila maibigay. Maybe because kulang sila sa guidance, but then siguro sa school naman, diba, kasi nag-aaral naman sila, tinuturo naman sa kanila siguro yung tamang pagrespeto sa magulang. But then sana ma-feel man lang nila yung kung ano yung effort namin as a magulang nila. Although noon pa man, hindi ako nagkulang. God knows, hindi ako nagkulang sa pagmamahal. Maybe, sa presence ko nagkulang ko. But, yung guidance ko sa kanila, yung lahat, ginagawa ko para sa kanila. But then, kulang. Sa ngayon, parang mas gugustuhin ko na lang na mag-work. Kaysa andito ako, kaysa pinaparamdam nila sa akin na hindi nila ako nirespeto. Kasi pag kinakausap ko sila, yung parang sinisigawan pa nila ako. Lalo na pag, yun yung nasasaktan ako, yung aalis at uuwi sila ng bahay na walang sinasabi na, "Hi ma, andito na ako. Hi ma, aalis na ako." Alam mo yung pakiramdam na ganun. Ang sakit sa pakiramdam. Sakit kaayo sa feeling. Mas gustuhan ko na lang karoon na mag-work. But then, I know this is challenge. Challenge ako as inahan. I need to understand them. Understand ko sila. Tungod kay nagdako sila. Pasensya na po. Kailangan natin mag-bisaya. Kailangan ako i-accept sa kong sarili nga this is challenges na kailangan akong harapin sa karoon na time as ang inahan. Sakit sa usa kainan, pero sa unta
I always pray to God na ma-feel po nila na I feel hurt sa ilang ginabuhat. But then I tried to be strong as inahan. Maybe time will come ma-realize nila. E sana dili paulahi ang tanan para ma-feel ko sa kanila that I'm doing that time nag-work ako, not for myself but para nila. I did it for them. Actually, sa karun, hopefully, I'm praying to God na tagaan pa ko niya ang chance na makapag-work ulit. Kasi, ang dami ko pang gustong gawin sa buhay, ang dami ko pang gustong i-achieve, ang dami ko pang gagawin, pero hindi ko na magawa, hindi na ako makapag-work. At parang feeling ko hopeless ako. Nadadagdagan pa kasi yung respect na hinihingi ko sa kanila hindi nila maibigay. But then I keep on praying. Kaya sa lahat ng mga anak, sana naman maintindihan nyo bakit lumalayo ang magulang ninyo, bakit sila nag-work like abroad, malayo sila sa poder nyo, hindi kayo nalagaan. Sana ma-realize nyo na ginagawa nila yun para sa inyo, para maibigay yung mga gusto niya, mabili yung mga kailangan niyo na hindi maibigay ng tatay niyo. Kasi nga, like sa akin, yung work ng asawa ko nagda-drive sa, hindi talaga enough. Hindi enough yung income niya every day para matustusan yung pangangailangan namin. Ngayon, parang sobrang na-stress ako. Stress ako na iniisip ko. Wala akong maitulong sa kanya, wala akong maibigay na ambag sa pamilya namin. Parang sobrang useless ko sa buhay. Nabigla-bigla. Wala na ako silbi. Pero pinagdadasal ko na hopefully makasurvive ako at ma-realize ng mga anak ko what's my importance. Ma-feel nila na nasasaktan ako. Although, I know God will make a way para ipa-feel, para ipa-ramdam sa kanila na nasasaktan ako. Andito ako. Nanay niyo ako. You have to respect us. Respeto niyo, magulang niyo pa rin kami. Kahit hindi man namin na ibigay yung gusto nyong guidance namin simula nung bata kayo, but alam nyo sa sarili nyo, nakikita nyo kung ano yung hirap namin, yung mga ginagawa namin as a magulang nyo, na ginagawa namin lahat para sa inyo. Try nyo naman i-open yung mind nyo para sa amin, para sa akin. Try nyo naman intindihin yung mga ginagawa namin para sa inyo, na hindi lang para sa sarili namin. Pero ginagawa namin yun. Like ako, kahit nung nag-work ako, akala nyo lang hindi ko iniisip, hindi ko pinagdadasal na sana okay kayo, sana maalagaan yung sarili nyo, sana hindi kayo magkasakit, sana walang masamang mangyari sa inyo kung nasaan man kayo. Yun lagi ko pinagdadasal. Yung nahihirapan ako pag na nababalikan kung nagkasakit kayo. Sana maintindihan nyo lahat ng ginagawa namin para sa inyo, ginagawa ko para sa inyo. Alam ko hindi pa ngayon, hindi nyo ma-realize sa ngayon, pero darating yung araw magiging magulang kayo, mafe-feel nyo na yung mga ginagawa nyo mali. At sana hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat na ma-realize nyo ang importansya ko as na inyong ina. Yun lang po. Pagpasensyahan nyo na. At salamat po sa mga patuloy na nanonood ng aking video. Salamat for sa mga nag-subscribe ng aking channel. Thank you so much. And sa lahat pa naman, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to like and subscribe po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless. Mga kasarangan. Sa susunod po, magkita-kita po tayo ulit. Bye-bye! Thank you so much! Sana po may mga aral kayo natutunan sa akin as a mother na
kulang po sa pagmamahal, nagkulang ng pagmamahal sa mga anak, hindi naman nagkulang sa pagmamahal, nagkulang ng pag-aaruga. But then, go lang po. It's just challenge. Alam ko hindi lang po hindi lang nila maintindihan sa ngayon, pero ipag-pray lang po natin na darating ang araw maintindihan nila na ang ginagawa natin para sa kanya, sa kanila. Yun po, maraming salamat. Keep on watching. Bye-bye mga kasarangan. Thank you so much.